Magandang araw mga bata! Ang ating aralin sa APP 4 Industrial Arts ngayong linggong ito ay ang pagliletra. Alam ba ninyo kung pagyayamanin ang inyong kaalaman sa pagliletra ay maaari itong pagmula ng kabuhayan? Tingnan ang kalagayan ng takbo ng negosyo ngayon. Marami ang naglalabas ang magandang disenyo ng mga kainan, mga produkto, kahit serbisyo. Nakita na ba ninyo ang usong-usong mga disenyo sa Facebook o kahit sa ang bahagi ng social media? Ngayon ay matatagpuan ang sikat na calligraphy. Ito ay hango lamang din sa mga pangunahing disenyo ng pagliletra. Ngunit tingnan ninyo ngayon kung paano ito mapagkakakitaan. Makikita ito sa maraming produktong katulad ng t-shirt, mga baso, picture frame, maging sa mga kainan. Gamit din sa paggawa ng mga imbitasyon, paggawa ng proyekto, at sa mga kasal ay patok na patok din. Makikita din ito sa mga pangalan ng establishmento, pamilihan, at iba pang mga gusali. Ito ay dahil sa malikhaing isip ng mga tao na mula sa mga pangunahing mga estilo ng letra upang makilala ang isang produkto o serbisyo katulad ng mga negosyo, paaralan, pasyalan at iba pa. Sa araling ito ay inaasahang na isasagawa ang pagliletra, pagbuo ng linya at pagguhit. Ating alamin ang mga uri ng letra at pansinin ang kanilang mga pagkakaiba. Saan natin ito maaaring makita o madalas gamitin? Una ay ang Gothic. Ito ang pinakasimpleng uri ng letra at ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Madalas itong gamitin dahil ito ay simple lamang, walang palamuti o dekorasyon at ang mga bahagi ay magkakatulad ng kapal. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Roman. Ito ang may pinakamakapal na bahagi ng letra. Ito ay ginagawang kahawig sa mga sulating Europeo. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Text. Ito ang letrang pinakamaraming palamuti. Ginagamit ito sa paggawa ng sertipiko at diploma. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Script. Ito naman ay ginamit noong unang panahon sa kanlurang Europa. Ito ang ginagamit ng mga Aleman. Tinatawag din itong Old English. Ngayon naman ay gawin mo ang mga gawain sa pagkatuto bilang isa. Isipin ang mga hanap buhay na matatagpuan sa inyong lugar na ginagamitan ng pagliletra. Itala ang mga ito sa patlang, bilang isa hanggang lima. Gawin mo naman ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat ang buong pangalan gamit ang iba't ibang uri ng letra, ang Gothic, Roman, script at text. Gamitin ang template sa ibaba gamit ang long bond paper. Na isunod mong gawin ang mga gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. 1. Alin ang pinakamakapal na uri ng letra? A. Gothic, B. Text, C. Roman, D. Script. 2. Alin ang ginagamit sa mga pagtititik sa mga sertipiko at diploma? A. Gothic, B. Text, C. Roman, D. Script. 3. Alin ang malayang ginagawa upang makabuo ng mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay? A. Pagliletra, B. Pagpipinta, C. Paglilinya, D. Pagsusukat. 4. Alin ang pinakasimpleng uri ng letra at ginagamit sa mga ordinaryong disenyo? A. Gothic, B. Text, C. Roman, D. Script. 5. Alin ang ginagamit sa pagliletra sa kanlurang Europa noong unang panahon at kung minsan ay tinatawag na Old English? A. Gothic, B. Text, C. Roman, D. Script.
Handa mo nang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Basahin ang mga tanong at isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Ano-ano ang mga uri ng letra? Ibigay ang pagkakaiba nito. 2. Ano-ano ang mga hanap buhay na maaari mong gawin mula sa pagliletra? 3. Ano ang pinakamahirap na gawain sa mga uri ng letra base sa iyong karanasan sa araling ito? Ang sunod na gawain ay isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. 1. Si Reynaldo ay sumusulat ng mga letra sa mga diploma ng batang magsisipagtapos. Anong uri ng letra ang kanyang ginagamit? A. Gothic, B. Roman, C. Script, D. Text. 2. Ito ay mga letra noong unang panahon na ginagamit sa kanlurang Europa na sa kasalukuyan ay kilala sa tawag na patlang. A. Script, B. Gothic, C. Roman, D. Text. 3. Anong estilo ng pagtititik ang pinakasimple, walang palamuti at ang mga bahagi ay magkatulad ang kapal? A. Gothic, B. Roman, C. Script, D. Text. 4. Kilalanin ang mga letrang ito. A. Gothic, B. Roman, C. Script, D. Text. 5. Uri ng negosyo na tumatanggap ng mga paggawa ng mga layout at nag-iimprenta ng mga magazine, dyaryo at iba pa. A. Animation and cartooning, B. Printing press, C. Furniture and such shop, D. Portrait and printing shop. Gamit ang lapis at short bond paper, bumuo ng isang slogan tungkol sa pangkalusugang pangkaligtasan gamit ang natutuhan sa pagliletra. Pumili ng isang uri nito, gawing batayan ang kasanayang rubrik na ito. Stroke ng lapis, may tamang direksyon ng pagliletra, 40 points. Pagkamalikhain, may sariling konsepto sa paggawa ng naturang letra na hindi nalalayo sa aktual na itsura, 30 points. Kabuang presentasyon, malinis at maayos na paggawa, 30 points. May kabuang, 100 points. Ngayon ay natutuwa akong natapos mo ang aralin ngayong linggong ito. Maraming salamat sa iyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Paalam!